Good day sa ating lahat. Muli ito ang inyong lingkod, Brad James Consensino. Ngayon mga kapatid ay bibigyan naman natin ng kasagutan ang isang, ewan ko lang kapatid kung tanong ba to o komentaryo ng isang born again sa mismong post ko sa Facebook na sinasabi niya kaaway daw ni Kristo o kaaway daw ng Panginoong Hesukristo ang mga pare. So, ang kanyang conclusion, how comes na sinasabi natin na kinakailangan nating lumapit sa pare? Kaya ito bibigyan natin ng linaw kapatid, kung talaga bang kaaway ni Kristo ang mga pare? O ang tanong dyan, sino ba talaga ang kaaway ni Kristo? Tignan po natin ang kanyang comment mga kapatid. Bisaya po niyang kayang comment, pero ita-translate po natin sa Tagalog. Tingnan niya po. Kaya sabi niya kapatid, dito sa kanyang comment, ito si June Lloyd Pia Silvosa. Sabi niya, naapagyod nga ugmang ayo daw ug balatian pahiling daw sa pare. Sa pahiling buot ipasabot, di pa ato di kas pahiling. Muragwa nag-eskwela. Sabi niya parang hindi daw, wala daw, parang wala daw pinag-aralan. Tingnan natin ngayon. Sa dalan pa lang nangaayo na sila. Usa pa, kaaway si Jesus sa mga pare anang panahon na. How come nagsugo si Jesus nga adto sila sa pare, nagpaayo sa mga pare Bertoldo gyud mo? At gumamit pa siya ng talata sa Biblia mismo. Na ewan ko naman kung talaga bang naintindihan niya yung mismong ginamit niyang verse sa Biblia. Tingnan niyo po ang ginamit niyang verse mga kapatid. Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into the village, two men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourself to the priest." As they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in loud voice. He threw himself at the feet of Jesus and take him, and he was a Samaritan. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng linaw ngayon kung talagang gaano katotoo yung sinasabi niyang kaaway ng mga pare si Jesus sa panahon na iyon. O kaaway ni Jesus ang mga pare, no? At saka sa mga hindi nakaintindi kasi Bisaya yung comment na binasa natin kanina, ang sinabi niya po mga kapatid, kapag meron daw tayong mga sakit, bakit daw tayo sa pare lumalapit upang magkaroon ng kagalingan, no? O healing sa ating mga nararamdamang sakit o mga karamdaman na dinadala, no? Na mismo sinabi ng ating Panginoong Jesus na kalaban daw niya ang mga pare noon. Which is, may punto din naman sa mga kapatid. Isa sa mga tanong niya doon, how comes na sa pare kayo lalapit na kung mismo kaaway ni Kristo ang mga pare sa panahon na iyon? At kung wala tayong alam bilang isang Katoliko, talagang ang bilis natin na maniwala sa ganong klaseng statement. Kasi parang may katotohanan din. Kaya yan pong sinasabi mga kapatid na kapag ang kasinungalingan ay ipailot ulit sa mga taong walang alam, ay magiging totoo ito sa kanila. Kaya itong kasinungalingan na kanilang binabanat sa ating mga Katoliko ay talagang kinakailangan bigyan ng linaw, lalo na sa mga Katoliko na talagang walang alam sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya sasagutin natin ngayon kung totoo bang itong sinasabi niyang kaaway ni Kristo ang mga pare o kaaway ng ating Panginoong Yesus ang mga pare. Abangan niyo po mga kapatid. Isa din sa mga sinasabi niya mga kapatid na para ba akong matawa, may personal attack na masyado. No argumentum ad hominem, no, you are attacking the personality instead of attacking the issue. No? Sinabi niya para doon tayong walang pinag-aralan. Kung sa Bisaya pa na term, murag wala ga eskwela. Natatawa ako dyan kasi nakikita ako na tingnan natin, no, kung sino ba talaga ang walang pinag-aralan sa Biblia. Dinidiin niya mga kapatid na talagang kaaway ng ating Panginoong Yesus ang mga pare
sapagkat ang pari kuno sa sinaunang panahon, way back sa panahon ni Kristo, ay kaaway mismo ni Kristo. Kaya kinukonklud niya, kayong mga Katoliko ay kaaway ng ating Panginoong Yesus sapagkat may pari kayo. No, parang totoo, no? Which is, totoo naman talaga na way back before, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, kaaway talaga ng ating Panginoong Yesus yung mga pari. At yung mga pari, ayaw na ayaw nila sa ating Panginoong Yesus. Pero gusto ko lang maitanong itong born again na ito, nag-comment-comment na sabi niya, mula daw ang pinag-aralan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kung ikaw may pinag-aralan ka, tatanungin kita mismo sa sinasabi mong statement na kaaway ng ating Panginoong Yesus ang mga pari. Isa lang tanong ko, anong klaseng pari ang kaaway ng ating Panginoong Yesus, kapatid? Paring Katoliko o paring Hudyo? Sige nga. Yung tinutukoy mo doon, ha? Yung tinutukoy mo, para malinaw. Kasi dalawa ang klaseng pare. May paring Hudyo, may paring Katoliko. Meron nga ibang pare din, eh. Na hindi Katoliko, hindi din Hudyo. Di nga yung tanongin ko itong si June. No, Brother June, tanongin kita, anong klaseng pare ang naging kaaway ng ating Panginoong Yesus way back that time? Paring Katoliko o paring Hudyo? Kasi kapag sinabi, kung sasagutin mong paring Hudyo, ibig sabihin, talagang wala kang pinag-aralan at wala kang kaalam-alam sa exegesis biblical studies. Kasi pag nabasa mo lang doon na pare, sabihin mo na kaagad na ang mga Katoliko kasama doon sapagkat may pare ang Katoliko. Para kang isang tao na nakakita ng nag-costume lang ng Spider-Man, sinasabi mo na kaagad, si Spider-Man yon. Bakit? Hindi mo inuunawa kung anong klaseng Spider-Man yon, costume lang ba yon o yun talaga ang totoong karakter na Spider-Man. O, diba? Parang ganun din, nabasa mo lang na pare, sasabihin mo kaagad, ay, sa Katoliko to, kaaway ng ating Panginoong Yesus ang Katoliko kasi may pare sila. Ay nako, hindi mo inuunawa yung Biblia, kapatid. At yan ang dahilan kung bakit ka tinatawag natin mapapahamak. Kaya nga sinasabi mismo sa Biblia, little knowledge is very dangerous, no? At doon kung babasahin mo ang Biblia din, nakalimutan kung saan book yun, na my people are destroyed because of lack of knowledge, no? Na napapahamak yung kanyang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya yung sinasabi mo na kaaway ng ating Panginoong Yesus ang pare, anong klaseng pare yung nakaaway niya, kapatid? Paring Katoliko o paring Hudyo? Kasi alam ko ang ginagamit niyong bersikulo, kayong mga born again, para atakihin niyo na ang Katoliko ay kaaway ng ating Panginoong Yesus kasi may pare. Alam ko saan kayo mag-quote ng bersikulo niyan, kasi galing nga ako sa inyo. Dati akong born again, alam ko yung mga bala na ginagamit niyo again sa aming mga Katoliko. Kaya nung naging Katoliko na ako, talagang inaral ko kung paano sasagutin yung inyong mga banat sa aming mga Katoliko ngayon. Gagamitin nyo itong Matthew chapter 26 verse 56 to tinatawag nating 59. Uulitin ko, Matthew chapter 26 verse 56 to 59. Ito po mga kapatid ang ginagamit ng mga born again pang atake sa Katoliko. Sabi dito, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pare. Ayan, gagamitin nila yan. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautosan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pare, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pare at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya ay maipatay. O, sasabihin kagad nila, Brad,
ang mga pare, ang mga pangulong pare, ang mismong nag-utos na ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kayong mga Katoliko, kalaban ng ating Panginoong Hesus kasi may pare kayo. Itong si Brother John ng Born Again, ang bersikulo na kanyang binabanat, ayun lang din ang bersikulo na isasagot natin sa kanya. Kung naunawaan ba niya yung binasa niya? Iyon lang ang sabi ko, kapatid. Tingnan natin kung sino ba yung walang pinag-aralan talaga sa Biblia. Sinabi niya na tayong mga Katoliko raw kuno ay kasama sa kalaban ng ating Panginoong Hesus kasi may pari daw tayo. Kaya nga naitanong ko sa kanya, anong klaseng pari? Paring Katoliko o paring Hudyo? Kasi ang sagot natin dyan, mga kapatid, sa bersikulo na kanilang tinira ay mismo sa bersikulo na kanilang tinira din mismo. Okay? Kung ang laban nila sa Katoliko ay Matthew chapter 26 verse 56 to 59, ang sagot natin nandiyan lang pa rin sa Matthew chapter 26 verse 56 to 59. At ang sagot mismo nasa 59, verse 59. Anong sinabi dito sa verse 59? Samantala, ang mga punong pare at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudeyo ay naghahanap ng maling paratang upang laban kay Hesus upang siya ay maipatay. Ay, ang buong kataas-taasan ng kapulungan ng mga Hudeyo pala. Nako, pambihira. Brother John, mag-aral ka pa ng mabuti sa Biblia. Sinasabi mo na kaming mga Katoliko ay kaaway na ng ating Panginoong Hesus sapagkat may pare kami. Ang tinutukoy dito ay yung mga Hudeyo. Ay nako, umayos ka Brother John sa iyong mga paratang kasi para bang naaawa ako sa iyo, the way you explain the Bible is very mababaw masyado, no? Para kang nagbasa ng Biblia ilalim ng punong balite. Kaya ayusin natin yung ating pagbabasa ng Biblia with the guidance of the Holy Spirit. Kaya kung sasabihin talaga niya na kaaway ng ating Panginoong Hesus ang pare, bakit sinabi dito sa Malakias chapter 2 verse 7? Sinabi dito, mga kapatid, tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang mga pare pala ay sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Wala pong sinabi dito ang mga pastor ang isinugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Walang sinabi doon, kapatid. Sinabi dito tungkulin ng mga pare na itinuro ang tunay na kaalaman. Malakias chapter 2 verse 7. Isa pa na bersikulo para talagang sulit na sasabihin mong kaaway ni Kristo ang mga pare, ay nagkakamali ka dyan, mga kapatid. Bakit? Mismo ang ating Panginoong Hesus ay pare. Hindi pala niya alam. Mabasahin natin Hebrews chapter 1 verse Hebrews chapter 8 verse 1 to 4. Anong sinabi dito, kapatid? Ito ang ibig naming sabihin, mayroon tayong ganyang pinakapunong pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pare ang mag-alay ng kaloob at mga handog, kaya't kailangan ng ating pinakapunong pare ay mayroon ding ihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaaring maging pare sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Sabi dito, mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Sino bang nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan? Walang iba, ang ating Panginoong Hesus. At siya ay kinukonsider as a high priest o pinakapunong pari. Kaya mismo ang ating Panginoong Hesus ay pari. Mismo pa nga, pinakapunong pari. O, diba? Tapos sasabihin mo nakalaban ng ating Panginoong Hesus ang pare, kapatid, basahin mo ang Biblia na may pag-unawa. Bakit? Itong sinasabi din mismo sa Biblia. Para hindi ka maligaw, kapatid na John, huwag ka magbasa ng Biblia na sayo-sayo lang kasi
delikado yan. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 15, unawain ito ng nagbabasa. Uy, unawain pala natin ang unawain pala ito natin, yung mga nagbabasa. Kaya kapag nagbasa ka ng Biblia, unawaan mo ng matindi kasi mahirap na yung hindi mo alam yung binabasa mo at saka kalangat-ngat, hindi mo naman alam yung binabasa mo. At yan pa ang dahilan kung bakit mahuhulog ka sa kapahamakan. Kaya kapatid na John, aralin mo ng mabuti ang Biblia bago ka umatake sa simbahan na Katoliko. God bless you sa mga nanonood at sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay. Prodeo et Ecclesia, for God and for the Church, one safety.